Ang bidyong ito ay tatalakay sa yugto na pag-unlad na kultura sa panahong prehistoriko. Partikular sa mga paksa tungkol sa mga sinaunang tao, panahong Paleolitiko, Neolitiko at Metal. Batay sa makaagham na pag-aaral na pinagmula na tao, nakita ang mga ninuno na tao may 2.5 milyong taon na ang nakalilipas. Sila ang Homo species. Ang Homo ay nangangahulugang tao. Sila ay nagtagumpay makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon na sitwasyon noong sinaunang panahon. Ayon sa teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin, sinasabing ang ape ang pinagmulan ng tao. Ayon sa mga siyentista, ang chimpanzee ang pinapalagay na pinakamalapit na kaanak ng tao. Ang Australopithecine naman ang tinatayang ninuno ng makabagong tao. Ito ang ape na may kakayahang tumayo na tuwid. Si Lucy ang pinakatanyag na Australopithecus afarensis na natuklasan ng mga labi noong 1974. Sa paglipas sa panahon ay lumitaw at natuklasan ang Homo species. May tatlong pangkat ang Homo species na nabuhay sa daigdig at naging mga ninuno ng mga kasalukuyang tao. Ang Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens. Sa pagpapatuloy ng video ito ay unti-unti natin matutuklasan kung anong panahon sa prehistoriko lumitaw ang mga pangkat ng Homo species na ito. Simulan natin sa panahong Paleolitiko. Pagkaraang lumitaw ang mga Homo species, partikular ang Homo habilis noong dakong 2.5 milyong taon ang nakararaan, nagsimula na rin na panahong Paleolitiko. Ito ang unang yugto sa pag-unlad ng kultura ng mga sinaunang tao. Ito ay tinatawag ding panahon ng Lumang Bato o Old Stone Age. Nagmula ang Paleolitiko sa mga katagang Paleos o matanda at litos o bato. Ito ang pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. May uugat sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapang bato ng mga hominid. Sa panahon ding ito, unang gumamit ng apoy at ng aso ang mga sinaunang tao. Ang panahong Paleolitiko ay nahati sa tatlo. Ang Lower Paleolitic Period, Middle Paleolitic Period at ang Upper Paleolitic Period. Sa Lower Paleolitic Period na itala, ang pinakamaaga pa na natili na tao sa daigdig, ang Homo habilis. Ito ay nangangahulugang able man o handyman dahil sila ang unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Sinundan nito ng mga Homo erectus na higit na may kakayahan sa paggawa ng kagamitang bato. Sa Middle Paleolitic Period naman lumitaw ang makabagong tao. Umusbong din ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit sa bato. Sa panahon ding ito nabuhay ang taong Neanderthal na natuklasan sa Germany ang mga labi. Sa Upper Paleolitic Period naman ay nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga lambak. Ang mga taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga taong Cro-Magnon. Lumitaw din sa panahong ito ang mga komplikadong pagpapangkat sa lipunan. Sa loob ng maraming libong taon, namuhay ang mga prehistorikong tao sa pangaso at pangalap na pagkain. Hanggang sa dumating ang panahon na matutunan ng mga sinaunang tao ang pagtatanim. Tuluyan ding umunlad ang kanilang mga kasangkapan sa paggamit ng mas makinis na bato. Ito na ang nagpasimula sa panahong Neolitiko. Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag na panahong Neolitiko o panahon ng bagong bato. Hango ito sa mga salitang Greek na neos o bago at litos o bato. Ang terminong Neolitiko ay ginagamit sa arkeolohiya at antropolohiya upang italaga ang isang antas na ebolusyong pangkalinangan o pagbabago sa pamumuhay at teknolohiya. Kilala ang panahong ito sa paggamit na makikinis sa kasangkapang bato, permanenteng paninirahan sa mga pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok at paghahabi. Naganap din sa panahong ito ang Revolusyon Neolitiko
o sistematikong pagtatanim. Isa itong rebolusyong agrikultural dahil natustusan na ang pangangailangan sa pagkain. Ito rin ang nagbigay daan sa permanenteng paninirahan sa isang lugar upang alagaan ang mga pananim. Lumitaw din sa panahong ito ang Katalhuyuk na isang pamayanang Neolitiko matatagpuan sa kapatagan ng Konya ng gitnang Anatolia na sa kasalukuyan ay ang bansang Turkey. Ito ay isang pamayanang sakahan. Ito ay may populasyong mula 3,000 hanggang 6,000 na katao. Magkakadikit ang mading din na kabahayan at ang pasukan ng isang bahay ay mula sa bubungan pababa sa hagdan. Inililibing ang mga yumao sa loob ng kanilang bahay. Meron na paghahabi, paggawa ng mga alahas, salamin at kutsilyo sa panahong ito. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang tao na matutunan nila ang paggamit ng mga kasangkapan at sandatang yari sa metal. Ang panahong metal ay nahati sa tatlo. Ang panahon ng tanso, panahon ng bronze o bronze, at panahon ng bakal. Sa panahon ng tanso ay naging mabilis ang pag-undad ng tao dahil sa tanso. Subalit patuloy pa rin ang paggamit ng kagamitang yari sa bato. Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4000 BCE sa ilang lugar sa Asia at 2000 BCE sa Europe at 1500 BCE naman sa Egypt. Nalinang na mabuti ang paggawa at pagpapanday ng mga kagamitang yari sa tanso. Dumako naman tayo sa panahon ng bronze o bronze. Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronze na matuklasan na panibagong paraan ng pagpapatigas dito. Pinaghalo ang tanso at lata o tin para makagawa na higit na matigas na bagay. Iba't ibang kagamitan at armas na nagawa mula sa bronze tulad ng espada, alakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahon ding ito, natutong makipagkalakalan ng mga tao sa mga karatig pook. Natuklasan naman ang bakal ng mga Hittite na isang pangkat ng Indo-Europeo na nanirahan sa kanlurang Asia noong 1500 BCE. Natutunan nila magtunaw at magpanday ng bakal. Matagal din nilang pinanatiling lihim ang pagtutunaw at pagpapanday ng bakal. Pero natumagal, lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang kaharian.